Magsasama ako ng mga media ng USA. Sir, how positive are we nga naagad si Pastor Apollo Quiboloy? Ang ganyan. Tinatago lang nila. May sa lugar dyan na talaga naman. Nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. Sir, yung sinasabi mo, ano? Kitang-kita naman kanina sa camera eh. Kapila naman sa katuyok, sir. Kitang-kita yung senyas ni Catiel. Sabay, bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo kanina ano may... Kita ng ganung klaseng mga kalokohan? May radar, sir. Anong ibig sabihin na, sir? Meron tayong... Saan yung radar? Life detector. Okay, na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Mm-hmm. Okay? Yes. Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Mm-hmm. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Mm-hmm. General, confirm na may namatay daw po sa loob niyan, bro? Hindi ko pa nalalaman kung wala pang report na halang sa... Para sa itong radar, sir, nanatay na cancer, na heartbeat ba sa tao? May mga nakikita tayo, kaya lang negative. Hindi si Pastor na nakikita natin. Mm-hmm. Pero ano yung mga facility sa loob na naikot talaga natin, sir, na negative na wala? Bilang naka-person? Okay. Napaka... Ang una natin ngayon ginagawa ay scan lang. Oh, scanning lang. Inaalam mo namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong tagutaguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama mga instructions ng mga miyembro niya. Paano kung ito kapasabaw na maayos? Sabi nung mag-coverage niya, inugulo nila ang mga pulis ko. So, paano yan? Wala akong idea pa. Sir. Wala pa tayong confirmation. Pila na naka-percent na natuyok ang KOJC compound, sir? Property karon. Pila na naka-percent to? Ano sa loob? Wala pa tayo sa 30%. Wala pa sa 1%. So, dako ang gagay kayo yung sublon, sir? Yes. Sir, what? Sir, pero dito na mahunong. Hangto din na ito makuha today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi ko kukuha ito ngayong araw na ito. So, magpapaturan muna kami rito hanggang sa ma-realize ko rin ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam nyo, nakita namin na we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, sir? May mga pictures pa ang mga bata. May pangalan ng mga talagita ron. Sir, may tear gas. Sir, ano po ang dapat maintindihan ng tear gas kanina? Hello? Dawat na sa kapindihan. Sir, ano po ang dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Pagka naman kanila yun? Sir, ano po ang dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na ito, kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Quiboloy at ng apat pang natitira ngayon. Dati lima yan. Ang isa nahuli na. Si Pauline Canada, kasama sa warrant, nahuli na namin. Nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So, dapat sana maintindihan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin against sa tao na yan. Na ang kaso ay karumal-dumal na human trafficking, child abuse, at ilan pang mga kaso. Sir, what's the operation natin whole day ngayon? Hindi lang whole day ito. Whole day, whole night. Hindi bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. So walang magkakaroon yung papayag. Walang magpupulaw dito. General, ang intel na to, si Pastor lang ba o napod sa sulod ako ba? Sila lahat. Sir, yung kanina na may nakita kayo na room ng mga bata, yung alay, sabi mo? Maraming mga rooms ng mga bata dyan, hindi na naman ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakagaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto ni Apollo Quiboloy. Sir, we're looking for 5 accused. Pero consider ba ninyo na ginasulti ka ron, sir, na overkill ang ginahimo sa kapulisan? Paano maging overkill yan? Halos hindi nga kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang dalakas ng mga sound system na gusto makipag-debate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko, hindi ito ang lugar para mag-debate kami kung tama o mali ang waran. At wala rin kaming personalidad na mag-debate kung inosente o guilty si Pastor Quiboloy. Ang trabaho namin ay implement ang warrant na ito. Ang trabaho naman ni Pastor Quiboloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurrender, magpakita sa judge,
dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Sir, what's really sinasabi the... Sinasabi nila, hindi pa raw guilty, kaya hindi raw wanted, hindi raw fugitive. Okay, Sir Nick, can you show us the warrant, sir? O paano siya maging not guilty? Kung hindi natin masimulan ang proseso ng paglilitis, ang magsisimula lang ang paglilitis kung siya ay magpahuli or mag-surrender sa korte. Sir, what was the problem kung pag-iwag sinira niyo daw po yung mga CCTV doon? Kasi nakita niyo daw kayong mag-planta doon ng mga drugs daw po para masira doon si FBI or get ang double CCTV. Sinira ang CCTV, eh, naka-live tayo sa SMNI. Paano nangyari yun? Sira ang CCTV pero naka-live. Sir, can you show us the arrest warrant, sir, na inyong gidala karon, sir? The arrest warrant, sir, sa atong ginadala karon nga documents. Ayan sa ating legal officer. Okay. Sir, what will the public expect, sir? Wala na tayong diskusyon kung balido o hindi ang arrest warrant. Tapos na tayo doon. Tapos na. Na-discuss na lang todo-todo yun. Alam na natin na balido yan. Kasi kung balido yan, hindi mo nagkatasanan na nila sinabi na ipalido yan. Pero hanggang ngayon, nakatago si Pastor Pagkulay. So, ibig sabihin, balido talaga ang warrant. Pinagtatago siya eh. Sir, just to clarify again, sir, kahit na wala kayo makita after lahat ng search and scan, wala pa rin mag-pull out hanggang hindi surrender, ganito, sir? Hanggang wala kami lang makita rito. Okay. Para hanggang hindi marami natutapos ang Toro search. Okay? Toro search ang inyo, sir. Yung mga na-search ninyo din, sir. Wala po sa may target tayo, sir. Wala po sa Wallport. Sir, ano dapat ang i-expect ng public sa operation na ito, sir? Hindi naman namin inaabala ang public. Napakita nyo ang kalsada sa harap ay ino-open namin, nagka-traffic. General, confident pa muna na sunod ninyong rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest? Ano? Are you confident, isip leader sa PRO 11 nga na sunod ninyo ang rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest against Pastor Apollo Quiboloy? Kundi maliwanag na maliwanag yung kanina kasi sila na nga nag-usang nagbukas ng gate eh. Kasi sabi ko nga sa kanila at narinig lang lahat dahil sa ating speaker, di ba? Yung sabi namin, nandito kami para implement o warrant of arrest na ito laban kay Quiboloy. So wala nang question about that, kaya nga binuksan nila eh. Ginabawalan mo magwelga, sir, sa sulod? Bawal ang welga sa mga kanyang mga members sa KOJC sa sulod? Anong welga? Kaling nga, kuhan sila, sir, baga, para sila sa inyo nga nga. Kaya sila ginapang story sa inyo nga karoon. Actually, tinotolerate lang namin yan. Eh, kanilang paniniwala yan. Eh, sige, respetuhin na lang natin yan, pagbigyan natin dahil karapatan naman nila na magsisigaw dyan. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila is already ordinary obstruction of justice. Hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin dahil sa mga pag-iisip nila. Sir, may na-arrest ko ba? May na-arrest ko ba? Wala pa. Pero lang mga namatay daw, sir. Mga. Sabi nila. Sir, may mga bata daw pinatrauma doon sa loob, sir. Sabi nila. Wala pa naman ang mga bata. Pero walang bata, sir, sa loob. Wala ako. Room lang. Okay, so imo ang mensahe sa mga members sa KOJC nga nasa sulod. Pare-pareho tayong Pilipino. Iisang batas na ating tinitingnan, iisang konstitusyon na ating tinitingnan. Ngayon ho, maliwanag na maliwanag na may isang korte yung nagsasabi, hulihin ng mga pulis o law enforcement agencies si Apollo Quiboloy at ang iba pa. So, sumunod na lang tayo. Marami naman kayong abogado. Mag-explainahan kayo dyan ng mga abogado. Marami kayong resources, marami kayong pera. Depensahan nyo ang sarili nyo doon sa korte, sa harap ng judge na nagsasabi na aresto yung si Apollo Quiboloy. Tigilan na natin yung diskusyon dito sa kalsada dahil pare-pareho lang tayong naaabala sa totoo lang. Sir, paano po natin ma-appease yung members na humupa yung tension, especially here outside, sir? Nasa kanila yun eh. Sir, sa loob kumikita nyo, napakagulan yung mga miyembro. General, kumakitaan din natin si Pastor Apollo Quiboloy sa sulod. Are we expecting a peaceful ang pag-arrest sa iya ha? Or na ay mga dahil pang mahita po? Yan ang hindi ko ma-predict. Kasi, no? Sana naman si Apollo Quiboloy pagpakita namin. Subukan na naman mapayapa. Huwag na niyang utusan ang kanyang mga tauhan na magpakamatay para sa kanya. Pero sir, kaya yung mga... ginagawa niya ngayon, na talaga naman, hindi mo naman nagkakit. Kung talagang naniniwala nga ba talaga ang mga tao na yan, o... Wala sir, dati yung mga order nga, shoot to kill, dati yung mga order nga, paglabay o granada, can you find, sir? Legal person. Yung simple yun. Granada naman yan, hindi naman war zone yan. We're trying our best. Nakita ko yun na marin dyan.
Mga itong mga police karon sir, high power o low power ang dala? Sir, nasa na tayo sa operation natin, sir? Ilang percentage na tayo sa operation? One-fourth. As of today, as of this hour, sir. Okay. Inside KOJC, sir, one-fourth pa. Sir, utos na po ito ni Kikiri. Operasyon nyo. Murder dito. Kasi ako arde dito. At may wanted dito sa harap ng kapto ko lang. Nandiyan na yung kapto ko. So, may wanted dito. Dito. Dami anim. Buti na kuha na namin lang isa. Eh talagang araw-araw makikita nyo naman. Sabi nila, nung magjagay ako rito, nakapos ako ng traffic. Tingnan nyo nga nilang mga illegal parking. Hindi nila nakikita eh. Na illegal parking yan. Ordinary akong tao, mag-park ka dyan dahil naghihintay ka ng kamag-anak ko sa airport. Huhulihin ka ng pulis dyan. Bakit sila? Pinapatikita mo rin. Pero sunod yung takang Senator Bato, sir, katong during the Senate hearing, wala o nagadang kaning mask sa ato mga pulis. Hindi lang sabihan namin ang mga pulis. At talagang kinukosyo namin, sumunod sa lahat ng regulasyon. Real Mountain, sir, wala ilako. Dari lang sa ating busy na. May oras para sa lahat. So, as of this time, sir, ang focus sa ninyong KOJC compound dari sa Katipunan, sa Maybuhay. Sir, final message, sir, sa lahat ng public na nakatutok ngayon sa inyong operation. The BNP shall enforce the law without fear of people. Thank you, sir. Thank you po, General. So, yan po yung interview kay General Torre ng Police Provincial Office. He is the Police Provincial, Police Regional Director Torre. Ng, siya yung namumuna ngayon sa ginagawang police operation here at Kingdom of Jesus Christ dito sa May Diversion Road sa May Buhangin. So, nakita natin kanina, no, yung kanyang interview, he said that the police operation is still at one-fourth sa kabuuan, no? It started around 3 a.m. And now, ang oras natin ay 10:25 na. Sinasabi niya one-fourth pa lang ito. Nagpapatuloy yung kanilang operation. So, ang sinasabi niya nga kanina, no? They will implement the law kahit pa sino yung humarang. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa area.